How to use an elevator for the first timers. Step number one, press the button up or down. Step number two, wait for the door was opening. Step number three, press the desired floor button. And step number four, wait for the door was open to your desired floor. Hello mga lods, welcome back to my channel. For today's sample video, our subject is information report. And yung topic natin is passenger elevator got stuck. So ang ibig sabihin is nagmalfunction po no yung elevator at kusang huminto. Of course, dahil yun ang senaryo natin, meron lang po tayong kunting paalala no about elevator tips and reminders. Okay, so number one, what's your step? The elevator car may not be perfectly level with the floor. Okay, so number two, stand clear of the doors. Keep clothes and carry-ons away from the opening. Okay, so kung may mga gamit ka, no, yung mga bag, kailangan na naingatan mo para hindi maipit sa pinto no, ng elevator. Okay, so number three, never try to stop a closing door. Wait for the next car. Okay, so yung elevator, may capacity lang po siya no, kung ilang tao yung pwedeng akasya sa loob. Okay, so number four, press only the button desired floor. Do not play inside the elevator. So, wag po magpipindot ng pindot no, kung anong floor lang po, yun lang po pipindotin natin kasi magkukos din po yan ng magmamalfunction yung elevator or mag-i-error. Okay, so in the event of an elevator emergency, if the elevator should ever stop between floors, number one, do not panic. Number two, turn on your mobile phone flashlight. Number three, press the alarm yellow button, the telephone or the intercom to call for assistance. And number four, above all, wait for the qualified help to arrive and never try to leave an elevator that has not stopped normally. Emergency lighting will come on in an event of a power failure. Okay, so pagka nag-brown out po mga lods, no, automatic naman yung ilaw dyan sa elevator, may emergency light yan. So iilaw po dyan. Okay, so mga lods, bago tayo mag-start sa pag-wrap ng report, no, we should always remember a good report should covers by the six element, which is 5 W's and 1 H. Okay, so yung number one, what? Number two, when? Number three, where? Number four, who? Number five, why? And number six is how. Ayun mga lods, so ito yung subject natin ngayon, no? Information report. Passenger lift got stuck. Okay, so ito yung subject natin, no? Then yung scenario natin mga lods. So ito naman yung scenario natin dyan. 3 person trapped inside the elevator. So ito yung gagawa natin ng information report. Ayun, so may nag-wrap na ako dito na sample mga lods, no? So ito yun. Ayun, so i-address natin, i-pour natin, no, sa detachment commander natin. Then i-throw natin sa ship in charge. Ayan, para step by step, no, walang bypass. Then yung subject natin, ito nga, information report. Passenger left got stuck. Ayan. Then yung pram, tayo to, no, yung gumawa na report. Then date, ayan, huwag kalimutan. Then dito mga lods, lagay natin sir madam para babae man o lalaki ang magbasa. Applicable siya, no. Ayan. Then mga lods, ito yung what natin, no. Passenger left got stuck. So ito yung subject natin, yung what. Ayan.
Then yung wear natin, ay yung win natin, around 9,200 hours, 17th day of May 2021, Monday. Ayan. So ito yung win natin, no, kung kailan nangyari. And then yung location naman, yung where natin, kung saan ba nangyari yung incident. Ayan. So dito, no, she got stuck inside the lift. Okay, so sa loob ng elevator. So dito nangyari, no, yung incident. Ayun, din yung involved person natin or yung who natin, mga lods. Okay, so ito yung who natin, number one, yung naka-receive ng emergency call. CCTV operator, LG, NG Lacson. Ayan, so siya yung naka-duty sa CCTV, no? Din yung number two, office staff, Miss Maria De La Cruz. So siya yung isa sa nakulong doon, siya yung tumawag ng emergency. Ayun. Tapos, kasama niya dito yung colleague niya, no? Si Miss Aisa Sanchez and Mr. Tommy De Vera. So, ayan. So, may apat na tayo na involved person, no? Then, yung panglima, yung engineering, no? Yung naka-duty na engineering, si Mr. Ronald Carion. Ayun. So, isa din siya sa involved. Then, yung nag-assist na kasamahan natin, kunyari, si S.G. Ramon Soria. Ayan. So, anim yung involved person natin, mga lods. Ayun, okay. Then yung why naman natin kung bakit nangyari yung incident. So, ito yung dahilan, no, kung bakit nangyari. Bravo Auto Rooms, 1-806-1706-367. Ito, office staff, Miss Maria De La Cruz, who informed that she got stuck inside the lift with two colleagues, Mr. Miss Aisa Sanchez and Mr. Tommy De Vera. So ito yung why, no? Kung bakit nangyari, kung ano bang nangyari. Ayan, so na-stuck sila sa loob ng elevator o na-trap sila, no? Ayan, din yung how naman natin, mga lods, kung paano ba nangyari yung incident. Okay, so ito yung how. The CCTV shows DC'd staff was from the ground floor lobby area going up to 25th floor area, and accidentally the elevator was stuck at 18th floor area. Okay, so ito yung how, no, kung paano ba nangyari yung incident. Ayan, so dito sa baba, mga lods, no, nag-note tayo dito, all aforementioned staff are fine, so walang nasaktan sa mga staff, no, okay sila lahat. Ayun. Then sa pinakababa, mga lods, lagyan natin, no, for your information and future reference. Ayan, so wag po laging kalimutan nyo, no, lagyan natin ng ganyan. Ayan, then sa baba din yan, lagay po natin, prepared by. Ayan, din yung pangalan natin, no, is G. Tapos yung signature natin, no, sa pangalan natin. Ayan. So ito na yung complete and final report natin, mga lods, no, na pwede natin submit kay DC or kay SIC or kay head guard sa mga officers natin. Ayan. So okay, mga lods, that's all for today's video, no. Thank you for watching. At kung meron kayong mga suggestion or clarification, please comment down below at sasagutin natin yan, no. At kung sa tingin nyo nakatulong tong video sa inyo, isog po kalimutan mag-like at mag-subscribe. Okay, God bless, mga lods. See you in my next video.